Blue screen problem? Moist problem? Okay, ito na ang sagot dyan mga ka-homemade, mga kabsat. Tara, samahan nyo ko sa aking vlog for today. Okay guys, gaya nga nung sinabi ko sa inyo, papakita sa inyo kung paano masasolve ang blue screen at ang moist problem ng ating mga Honda Click version 2. Yan ay kadalasan, no? Yan, no? Tignan nyo ang kapal ng moist sa loob. Talaga naman, no? So, eto, tara, umpisa natin dito. Yan, babaklasin natin muna itong dalawa na to. Yan. Tapos, next, yung sa harap. So medyo binilisan ko na dito, ah. Ayan, pati itong dalawa na to. At yan, at huwag kakalimutan, ah. Mayroon pa yan sa loob. Kaya dahan-dahan lang sa pagbaklas, guys. Ayan, natanggal na natin yung sa harap, ano. Ayan, kitang-kita na yung panel. Ito pa, tatanggalin natin yan para makuha natin ng buo yung mismong panel. Ayan. So, eto na. Pero bago ang lahat, kailangan muna natin tanggalin ito. Ayan. Ito yung hindi nila sinasabi sa atin, ano. Napakahirap tanggalin din yan. Ayan, ano. Kaya ingat kayo guys, kasi kapag nahulog yung tornilyo niyan sa loob, aha, babayu. Eto naman yan, kaya hindi matanggal-tanggal yung nasa harap dahil may nakadikit pa din pala dun sa mismong panel, ayun, no? Yan, ha, kaya yan, alam nyo na ngayon kung saan tatanggalin ang mga yan. So dahan-dahan lang dyan guys. Finally natanggal na yan. Oh, so ito, labas na labas na ating panel. Tingnan nyo ang kapal na ng moist sa loob. May tubig-tubig pa yan, oh. Ha? Tignan nyo, ang kapal niya, no. Next, tatanggalin natin tong mga kable yan. Tong dalawa na yan. So, ayun, natanggal ko na, no. Ito ngayon. Yan. So, tara. Baklasin natin at tignan natin yung loob. Tignan nyo, sobrang kapal. Kala mo binuhusan ng tubig paloob. Moist lang yan, ha. Ang kapal-kapal. Eto na ngayon. So, ayan, oh. Titignan nyo, puro tubig yan. Ayan. So, galing lahat yan sa moist. Siyempre kapag naiinitan ng ating motor, ang ating panel, tapos biglang mauulanan, magpapawis talaga yan sa loob, ano. Sudden change of temperature din kasi. So ayan, ang kapal niyan, lahat yan dapat matanggal natin. Tapos lalagyan natin yan mamaya yung sinasabi nila na sealant. Yan, yan, paikot natin, lalagyan yan, papunta dyan, yan, yung mga buttons na yan, lalagyan natin lahat yan. So, yan, itong tatlo muna ang tatanggalin natin, yan, ito, ito. Pero yun, wag muna. So, mamaya natin tatanggalin yan, ha. Ito muna ang tatlo. Okay, let's go.
Ayan, so mababaklas na natin siya. Okay, ayun oh. Kita nyo yan oh. Tubig oh. Nagtutubig talaga. Napakarami oh. Talaga naman. Parang binuhusan mo talaga ng tubig. Ano? Ayan, kailangan matanggal natin lahat yan. Bago natin isil. Tapos ito, dandahan lang tayo dito guys. Ano? Ayan, ito. Yung mga boto niya, tignan mo, puro tubig din yan. Ayan, no? Makikita nyo. Pati yung gilid niya, no? Grabe naman yung tubig na yan. Honda, baka naman. Baka naman, magkaroon kayo ng solusyon sa mga ganito. Okay, dito naman tayo ngayon. Okay, tignan mo. Grabe naman tubig yan. Pati sa ilalim nito. Ayan o. Napakakapal na tubig. Kailangan mawala lahat yan. Okay, kailangan natin linisan yung loob na. Ayan, para matanggal natin itong puti na to, kailangan dun sa likod naman. Ayan o, puro tubig yan. Para matanggal natin yan, yung isang tornilyo kanina, tatanggalin na din natin, okay? Oh yeah, dito tayo sa likod, ano, basang-basa din siya, oh. Kita mo yun. Ayan, oh, sa ilalim, oh, napakakapal ng tubig. O yan, pati yan, pupunasan natin yan. Kailangan tuyong-tuyo ito. Kung maaari, gamit kayo ng blower.
Ito, tignan nyo. Parang ilog sa dami ng tubig. Di ba? Talaga naman. Pati yan, kailangan natin linisan yan. Okay, gagamit tayo ng B7000. Yan, to pwede to sa cellphone, ano. So, na-order ko to sa Shopee or sa Lazada. Basta, yun na yun. So, yan. Maganda daw to eh. Subukan natin kung tatalab. Ayan, lagyan natin yan, paikot. So, ayan. Pati yung mga tornilyuhan, lagyan na din. Para wala nang singaw-singaw ng hangin. Unahin muna lagyan yung mga buttons. So, huwag nyo kong gagayahin. Inuna ko na lang lagyan yung paikot ha. So, mas maganda sana mauna yung mga buttons nya. Okay, check naman natin yung mga buttons. Dapat napipindot pa din yan, ano. O, yan.
dapat napipindot yan. Lagyan naman ngayon natin yung sa labas. So nilagyan natin yung loob, lagyan na din natin yung labas para walang kawala. Disclaimer lang, ano, hindi ko sinasabing tama ito. Sinusubukan lang natin itong mga method na to kasi may mga ilan-ilan na nagsasabing effective ito, may ilan-ilan na hindi din daw effective sa kanila. So next week titignan natin kung ano nga ba yung result, kung magmo-moist pa din ba siya o hindi, at kung ano yung resulta after 1 week. Okay. Okay, ayan, tapos na ang paglalagay natin na sealant. Medyo patuyin na natin yan. So bukas, ilalagay na natin yan. Lagay na natin. Ito na ngayon, guys, ano? Ilalagay ko na 'yon. Ibinalik ko na sa likod niya yung mga kable-kable. So far, malinaw naman ngayon yung screen niya, yung balut niya. Okay, ayos na ayos ang pandikit. Madikit din siya. Quality din, quality. Okay, subukan muna natin kung gagana. Ayun, oh, gumana nga. Kasi kung ilalagay nyo na lahat tapos di po nasusubukan kung gumana, abay baka umulit kayo. So, ayan. So, na-check na natin. Gumagana nga ulit. Gumana na. Malinaw na malinaw. Wala na yung tubig, ano. So, after 1 week, update ko kayo. Thank you for watching, guys. Please subscribe to my channel and hit the notification bell. Ta-da!